hinana pero hindi makita ng mga opisyal na barangay sa Boracay ang sinasabing mahigit 800 sinkhole na na-discovery raw ng Mines and Geosciences Bureau. Kaugnay niyan, live mula sa Boracay, nasa frontline ng balitang niya si Jenny Dongon. Jenny, wala pa rin ba kayong nakita ni isang sinkhole dyan? Gretchen, nasaan na ba ang mga sinkhole? Yan ang hanggang ngayon tanong ng mga residente, mga turista at mismong LGU dito sa Aklan, Boracay o dito sa Mali Aklan. Dahil hanggang ngayon wala pang ibinibigay ng mga lokasyon kung nasaan ang mga ito mula sa Mines and Geosciences Bureau ng Region 6. Malaking palaisipan para sa mga opisyal at residente ng barangay Manok-Manok dito sa Boracay ang inilabas na ulat ng Mines and Geosciences Bureau o MGB noong nakaraang linggo. Ayon kasi sa MGB, may nadiskubring 218 sinkhole sa kanilang barangay. Ang problema, wala pang ibinibigay na mapa o konkretong detalye ang MGB Region 6. Ang alam lang din nilang huling inspeksyon na ginawa ng MGB sa kanilang barangay ay noon pang 2018 nang suriin ang nasa 8 hanggang 10 balon sa barangay. Pero kahit noong panahong yun, walang ibinigay na resulta ng pagsusuri ang MGB. Blindsided kami. Nung na-identify kasi siya, kung life-threatening kasi siya back in 2018, they could have told us na, "Oy, kagawad, kailangan po itong na-identify natin, pa-caution line po tayo, pasarap po natin, pa-ganto-ganon." Pero we didn't get that kind of information or feedback sa kanila. Sa isang media forum noong nakaraang linggo, binanggit ng MGB Region 6 na noong 2018, may nadiskubring higit 780 sinkholes sa 3 barangay sa Boracay. Patuloy na nadadagdagan ang bilang hanggang sa umabot sa higit 800 ngayong taon. Sabi ni Malay Mayor Frodibar Bautista, may hawak silang datos pero noon pang 2018. Karamihan daw sa mga sinasabing sinkhole nasa bundok at kuweba. Ang ilan daw sa mga ito, mapababaw lang. Makikita mo yung report nila, ang liit lang naman ng mga sinkholes eh. Ang lalim naman, ang pinakalalim yung mga caves. Meron isang 9 meters. Pero karamihan, tag 1 meter, may 0.2, 0.40, ang mababaw. At saka liit lang naman na mga sinkhole. Pati pala yung, nakikita nyo ba ang kwan, ang keyhole? Sibi bundok yan, merong ginawang kalsada. Sa gilid niyan, yung mga butas-butas, kasama pala sa bilang nila yung sinkhole na yon. Yung mga crack doon, sinkhole pa rin. May ang liliit na mga, may nakita ko sa report eh. So, kinonsider nila yung mga butas-butas na maliit. Sibi, normal na malang, kaya limestone ang almost ng area sa Boracay eh. Kasama pala sa bilang nila sa Sibi na 18. Kasi ito yung Sibi 18 na yung 2018 eh. Hindi, tumawa lang ako. Ayon sa mga eksperto, nabubuo ang sinkhole o malalaking hukay kapag na-erode o gumuho ang lupa sa ilalim. Nakakaapekto kung ang uri ng lupa sa isang lugar ay may mga natural stone na nadudurog o pinaguguho ng tubig, tulad na lang ng limestone na makikita sa ilalim ng Boracay. Delikado ito kung may establishmentong nakatayo sa ibabaw ng lupa na pagmumula ng sinkhole. Pero giit ni Mayor Bautista, maliliit lang at hindi maituturing na life-threatening ang mga sinkhole na nadiskubre noon sa Boracay. Kung life-threatening ito, ma'am, sana na-discuss yan sa task force? Alam mo naman ang task force noon, di ba? Ang daming mga structures, mga building giniba noon eh. Sa 2+5, sa yung sa 6-meter easement natin, at saka yung mga bahay sa Paris land. I don't think na hindi nila i-discuss yung kung threatening talaga yung sinkhole na yan. So kaya siguro na hindi yan na-discuss kasi hindi sa threatening. Sinabi rin ng mga may-ari ng mga hotel sa Boracay, ligtas ang mga turista sa lugar. Before we build all these buildings, no, there's what we call the geotesting or soil analysis by our contractors to identify how stable is the soil. No, kasi for every 120 meters, computed naman niya under strength of materials, how deep is your foundation? Kung pagbabasehan yung 2018 na data ng hawak ng LGU, makikita yung mga sinkhole sa mga kuweba, bundok at wetland. Pero hindi tiyak kung yun pa rin yung mga sinkhole na hawak na data ng Mines and Geosciences Bureau.
Sinusubukan natin na makuha yung panig ng Mines and Geosciences Bureau ng Region 6, pero hanggang ngayon, wala pa silang tugon sa ating mga pakiusap. Sa ngayon, Gretchen, nandito tayo mismo sa beachfront kung saan nga tuloy-tuloy yung aktibidad ng ating mga turista dito. Dahil tinitiyak naman ng LGU ng Malay, maging yung mga may-ari nito mga establishmento na ligtas dito kung pagbabasehan yung 2018 na data na hawak nila dahil walang sinkhole na nakita dito sa lugar. Gretchen. Ang marinigyan para sa ating mga turista. Mag-ingat at mag-enjoy ka dyan. Maraming salamat, Jenny Dongon.